Pero sandali, silipin nga natin ulit ang mapa ng Spratlys. Ang Pag-asa Island nasa layong 508 kilometers mula sa Puerto Princesa. Lagpas na sa 370 kilometer Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Paano nating masasabing atin ang mga islang ito? Pusisingin naman natin kung ano ba ang basihan ng Pilipinas sa ipinaglalaban nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Mas matimbang ba talaga ang karapatan natin dito? Kailangan natin kumausap ng eksperto. Sa Maynila, nakipagkita ako kay former Associate Justice Antonio Carpio. Isa siya sa mga nagpanalo ng kasong inihain ng Pilipinas laban sa China noon. At base sa kanyang pag-aaral, mahigpit ang kanyang paniniwala na atin din ang Spratly Islands. We have the strongest claim, pinakamalakas yung claim natin, but we have failed to articulate it properly. Matatagpuan sa gitna ng South China Sea ang Spratly Islands. Ipinangalan ito kay Richard Spratly, isang British captain na nadaanan ng mga isla noong 1843. Ang mga luma at opisyal na mapa ng Pilipinas ang mga resibo natin na magpapatunay na bahagi na ng ating teritoryo ang Spratlys noon pa man. Una na riyan ang Murillo Velarde map na inilathala noong 1734. Yun ang territory talaga ng Philippines in 1734 because that's official map. And nakasama doon yung Scarborough Shoal at saka Spratlys. Sa mapang ito, makikita ang panakot na tinatawag na ngayong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Narito rin ang Los Bajos de Paragua. Sa Ingles, the Shoals of Paragua, ang lumang pangalan ng Palawan. Ang Bajos de Paragua, Spratlys na ngayon. Sabi ni Carpio, ito ang pinakalumang mapa saan man sa mundo na nagpapakita ng mga islang ito. Ang China kasi is a very, very old country. At no point ba in their history did they ever map out this area of the world? Wala. All the maps of China since the beginning, since 2,000 years ago, the southernmost territory of China was Hainan in all their maps. Ilan pang opisyal na mapa ang inilabas ng Espanya sa mga sumunod na taon, kung saan kasama pa rin ang Scarborough at Spratlys. Mahalaga yan dahil ito ang naging basihan ng Amerika nang sakupin nila tayo mula sa mga Espanyol. Noong 1898, sa Treaty of Paris, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 million. Pero may problema. Hindi na isama sa formal na kasunduan ang Scarborough at Spratlys. May treaty lines, di ba? Ang sabi ng Treaty of Paris, Spain ceded to the US everything within the lines. Ngayon, yung US, nagpirmahan na. Pagdating nila dito, ang dami palang isla outside the treaty lines. So, sabi ngayon ng US to Spain, dapat kasama yan. Yun ang intention . Dito na pumapasok ang nalimutang kasunduan, ang Treaty of Washington. Sabi ng US, we'll give you 50,000 more. Sabi ng Spain, malit yan . So, dagdagan namin 100,000. Sige, magpirmahan tayo. So, klaro, kaya ang problema, nakalimutan natin yung Treaty of Washington. Sa international law, mahalaga ang mga opisyal na mapa at formal na kasunduan sa pagsulong ng territorial rights ng isang bansa. Ang nakagugulat sa kanilang posisyon tungkol sa South China Sea, bagamat tinututulan ng China na pag-aari ng Pilipinas ang mga teritoryong naipanalo sa arbitral tribunal, kinilala nila ang mga kasunduan. Bound sila niyan, kahit na they misinterpreted it. Do you think we should pursue that claim and will we win? Saan po natin dadalhin yan? Yeah, ang recommendation ko nga, we should challenge China, Vietnam, Malaysia to submit the territorial dispute to voluntary arbitration. So, i-challenge natin. Pag talagang believe kayo na matibay yung titulo ninyo, let's submit it to arbitration by the International Court of Justice. Handa tayo. Andiyan yung lahat ng mga dokumento natin. Now, if they refuse, that means mahina sila.